Okay guys, ang picture po natin ngayon ay ang mga cute na mga BB Pawikana. Please watch this. Alam niyo ba guys, na ang pawikan pag nangitlog, nag-iiwan ito ng trail at naghahanap ito ng malambot na buhangin para pagbaunan ng kanyang mga itlog. Sa isang pangitlog guys, maabot ito ng 50 hanggang 100 piraso o mahigit pa. Tsaka ito yung paboritong kainin ng mga bayawak, kaya tinatago nila ito sa ilalim ng buhangin. O siya guys, yung hukay na ito ay itlog ng pawikan. Nakita ko ito sa isang isla sa Palawan. Mababa lang siya guys kasi maraming ugat at hindi malambot ang buhangin. Kaya mababaw yung pagkabaw ng itlog ng pawikan. Tingnan nyo at napakalambot ito guys, kaya kailangan ng dandahan na paghukay. Baka masira yung itlog. Kailangan natin itong malipat ng mabilis. Kailangan hindi masikatan ng araw guys dahil masisira po ang itlog at hindi na mapipisa. Tingnan nyo guys, at napakalambot nito. Kailangan talagang tantahan ng paghukay sa kanya. Yan na po yung itlog. Isa pa lang, nasa ilalim pa yung iba guys. Okay guys, tingnan nyo at tatlo na yung nakalitaw. At marami pa yan sa ilalim. Dandahan nila natin, baka masira po yung itlog. Ang mga nakuhang itlog guys, kailangan ilipat sa hatchery kasi kakainin nyo ng mga bayawak para safety yung mga itlog natin. Alam nyo ba guys, ang mga bayawak, malakas ang pangamoy. Kahit gaano kalalim yung mga itlog ng pawikan na kabaon, ay kaya niya itong hanapin at hukayin. After 60 to 90 days guys, ay lalabas na yung mga hatchling natin at pwede na natin ilipat sila sa malagayan para hindi madaganan at para hindi sila makita at maamoy ng mga bayawak guys. Okay guys, saya na sila. Ang gaganda, nilikot tsaka lulusog. Dito sa Pilipinas, meron tayong limang klaseng pawikan. Ang hawksbill, leatherback, green turtle, loggerhead, and olive redly. Umabot sila ng 100 years guys. Ganun kahabang lifespan nila. At dito sa atin, sa Pilipinas, bawal pong hulihin ang mga pawikan. Maaari po tayong magmulta o makulong guys. Dahil endangered na po sila. Kailangan natin silang pangalagaan guys. Ito ay hawksbill po ito guys. Baby hawksbill. Napaka cute. Ang maliit pa. Paano pa kaya pag lumaki na? Alright. Kailangan po natin pangalagaan ng pawikan kasi matakbo ito ng turista sa ating bansa sa Pilipinas at napaka-cute nila at parang balanse ang ecosystem pag ang isang lugar marami ang pawikan. Ibig sabihin na maganda ang pangisda at mayaman pa ang yamang dagat sa lugar pag ganun. At before 24 hours guys ng pagkapisa ng pawikan, kailangan na itong pakawalan para
makabawi ng lakas at kailangan nilang makauwi sa kanilang tunay na tahanan, guys. At maghahabulan na sila. Ganyan sila pag pisana at pakakawalan na. Diretso na sa dagat. Sabi nga nila, nasa 10% lang halos ang mabubuhay sa kanila. Kasi sa dagat, maaari silang makain ng ibang malalaking isda o mamatay. Kaya punti lang po ang percentage ng mabubuhay sa mga pawikang ito. Kaya nagagaan natin sila at paramihin. Okay guys, thank you for watching. See you next time.